Yan. Isang panalong hapon, Chuto Jessica, at sa ating mga shooties. Panalo talaga ang ating hapon, Luzon, Lisbayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat ng mga grade 7 learners na nanonood at nakasubaybay sa DepEd Ito Live Facebook and YouTube channel. Isang mainit yes. po na hapon. Sobra! Siyempre, matatapos na. Oo, matatapos na ang buwan ng Marso. Papunta na tayo sa Abril. At siyempre, meron pa tayong dalawang linggong nalalabi para sa ikatlong markahan. Kaya, excited na ako, Tutor Maika. Ikaw yes, ako rin. Sobra, Tutor yeah. Jessica, kasabay ng panabik natin sa nalapit na summer vacation. Ayan na naman. Kumakaway na sila sa atin, Tutor Jessica. Ayun, kumakaway na din ang ating mga tutis na nandyan sa LFG Diamantina National High School. Ito yung mga first honor natin. Siyempre, from Bagnos Integrated School. Yes. Las Mariñas Integrated High School at syempre sa Pampanga at Baruya High School na meron ding yes. iba sa inyo na nag-limited face-to-face. Alam ba, Tutor Maika, ngayong linggong ito ay nag-umpisa na kami ng limited wow. face-to-face. Congratulations! Sa Buyon National High School. Kaya magandang hapon po sa ating mga kapaguro dyan sa Buyon National High School. Pagbati rin po sa buong Teresa sub-office na nagbukas na muli ang kanilang limited face-to-face. So muli po magpapakilala na po kami ni Tutor Maika. Siyempre, ako po ang inyong tutor na lagi pong always ready. Nga mapaumaga hanggang hapon po, itutuloy pa rin natin ang pagkatuto. Ako po si Tutor Jessica Marie S. Borromeo mula po live na live po sa aking inang paaralan ng mataas na paaralang National ng Hagbuyod, Teresa Sub-Office, Schools Division of Rizal Province, Better Together Rizaleños. Yes, at muli ako si Tutor Maika mula sa SDO Das Mariñas at nasabi kami na ibahagi sa inyo ang aming session ngayong araw to. Tutor Jessica, bago tayo magsimula, nais ko munang batiin ang aming SDS, ang aming SDO na si Dr. Raimundo Cantonos, ang aming punong guro. Actually, ngayon ang unang araw ng aming Gender and Development Seminar at hanggang wow. bukas. Yes, kaya pagbati wow, sa lahat ng mga kaguruan na nasa Sharecon, Batangas ngayong araw na ito, maging sa mga mag-aaral, yes, namin sa DIHS at sa buong Pilipinas na nakatutok ngayong araw na ito sa ating session. Yan. Ayan. Siyempre, binabati din natin at Tutor Maika ang ating ARD, si Ma'am Happy Eschel, siyempre si Dr. Panchet, si Sir Francis Bringas, at siyempre pangatapagong yes. talagang SDS, Dr. Susan Oribiana ng SDO Rizal. Siyempre, sa aming school head, Dr. Connie Madrid, magbati po sa inyo, madam, at nagbukas na po muli. At napaka-exciting talaga, Tutor Maika, na may limited yes. face-to-face kami dito. Pero sa mga team bahay dyan, huwag pong kakalimutan na i-like, i-share ang aming yes. MSC to Live Facebook and YouTube channel. At siyempre, dalawang araw na lang ay matatapos na ang ating Women's Correct. Month na may temang agenda ng kababaihan tungo sa kaonlaran. Yan. Culture shock kasi ako kasi nung kahapon nagsayaw po kaming lahat ng paru-paru. Yes. Ayan, Tutor Jessica, dahil nabanggit mo, alam ko excited na rin ang ating mga tutis na nakatutok sa atin. Tama si Tutor Jessica, dalawang linggo na lamang. Ngayon ay tayo ay nasa ikatlong markahan pa rin. Ayan. Ikapitong linggo na kung saan tatalakayin natin. Ito, alam ko, alam na alam to at talagang ang mga tutis natin ay hindi nahuhuli kapag yan. Pinag-uusapan ang mga latest. Yan. Balita ang pag-uusapan natin. Ayan. Yes, iba yan. At syempre, ito importante ito, Tutor Maika, sapagkat meron din tayo tinatawag na disinformation at misinformation yes. na tinatawag. Magkaiba man sila ng terminolohiya, importante pa rin na maging bukas ang ating mga mata, ang ating mga pandinig, sapagkat dito natin malalaman ang kumpleto at totoong balita. At ang layunin nga ng aralin sa hapon na ito, kailangan sa pagtatapos ng ating online tutorial na saan na kayong mga tutis ay nasusuri. Ayan, susuriin natin ang mga salitang ginamit na
pagsulat ng balita ayon sa ating napakinggan at ibibigay nating halimbawa. Bakit nga ba, Kamo, Tutor Micah, hindi po natin talaga maiiwasan ang fake news. Correct. Lalo na pag meron talaga mga hindi legit na balita. Kaya pakinggan nyo pong mabuti, lalo na sa mga school paper advisors na kagaya ni Tutor Micah na talagang biyasang-biyasa sa mga ganitong usapin. Ayun. Yes. Kaya naman, siyempre, nariyan muli ang ating pinaghanguan ng ating mga gawain na kung saan tayo ay sumangguni sa SLM ng SDO Negros Oriental. Tayo ngayon ay nasa Module 7 na, di ba? Malapit na malapit na. Konting kembot na lang. Konting kembot na lang, Tutor Jessica. Okay? Siyempre, excited talaga ang mga tutis natin na nagpakita ng angking galing. Ayan po, mga best of the best na yes. output noong nakaraang linggo, quarter 3, week 6. At syempre, uunahin na natin. Sino pa nga ba ang pinakang first honor natin sa pagsasabi? Yes. Walang iba kundi si... Yan! Carlo Miguel Malonzo! Ayun, nanonood siya ngayon sa... Pampanga High School. Ayan. Congratulations sa'yo, Carlo Miguel. Siya talaga ang unang nag-pass. Oo. Yes. Correct. Actually, binasa ko yung mga gawa nila, Tutor Jessica. Binasa natin yan. At talaga namang yung mga napili natin. Talagang magaganda yung output nila. Talagang mahuhusay. Kaya naman pagbati sa'yo, Carlo Miguel. Maliban sa kanya, syempre, ang aming pambato, walang iba kundi si Kit Andre Morada mula sa Dasmariñas Integrated High School. Ayan, SDO Dasmariñas. Pambato. Yes. At ito ang kanyang output. Yes, Tutor Jessica, maibahagi ko lang, no? Si Kit Andre na aming mag-aaral ay... nakatanggap ng email mula sa DepEd Calabarzon at yes! pasok siya sa top 15 ng copy reading ayan, and headline writing. Yes! Talagang napakahusay! Yes! Maliban dyan, pagbati din sa aming estudyante si John Paul Moreno na nakapasok din. Yes! Congratulations! Congratulations! Yes, ayan, congratulations. Diba, ngayon at nasa retrieval po ang grade 10 at syempre kasunod pa niyan. Ayan. At ang pinakahuli. Bumawi to, Tutor Jessica. Yes, bumawi siya. Yan. Si Chelsea Kate Villegas from Baruya High School. Ayun, yes. Ito namimiss ko na to si Chelsea. Oo, yung mini-mi na yan. Yes. Ayan. Pagbati sa'yo, Chelsea, at maligayang pagbabalik. At syempre, i-shoutout na natin ang mga schools bago tayo magtungo sa ating pangunahing gawain. Ito na po ang mga most active schools. Shoutout po sa mga taga Baruya High School, Makabebe High School, Yano High School, Pampanga High School, LFG, Diamantina High School, Ingo de Ramona Integrated School. At syempre, ito, suki na natin to. Yes, oo. Godofredo Reyes Senior National High School sa Camarines Sur. Hello po, ma'am. At syempre, ang Bankero High School. At syempre, ang DIHS. Yes. Formica. Yan. So, muli maraming salamat sa pagsama sa amin simula umpisa, first quarter, hanggang ngayon na tayo ay nasa quarter 3. Week 7. Tuloy-tuloy lang at konting kapit lang. Matatapos na ang ating year. Yes! Igil na. Yes! Okay? Pero exciting talaga. Lalo na itong pag-aaralan natin yung hapon. Kaya umpisa na natin. Yes! Ang unang gawain. Itong nagdaang linggo, ang pinag-usapan nga natin ay anaporic at kataporic. Correct. At paggamit ng pangalan. Kaya tukuyin yung mga tutis kung anong panandang anaporic o kataporic ang ginamit sa bawat pangusap. Ang pagpipilian lamang ay anaporic at kataporic sa comment section. Huwag kakalimutang lagyan ng bilang. Number, yes. Correct. Ayun, Tutor Jessica, nag-comment si Renz Giver. Umingi siya ng pauman dahil hindi siya nakapasa ng output. Walang problema doon, Renz Giver. Yes. Pwede pa kayong balikan ang mga episodes ng Ito Like kahit kayo ay nasa limited face-to-face. Ano? Yes, masaya kami. Masaya kami na kahit na face-to-face classes na kayo ay tumututo ka pa rin sa amin. Huwag kang mag-alala, okay lang sa amin yun. Okay, dadalatso na tayo. Yes. Okay, Tutor Jessica, number one. Ayan, sa una,
Magkatulad si Nalina at Teresa sa paniniwalang mahalaga ang pagsisikap, kaya kapwa sila nagtagumpay. Ito ba ay anaporik o kataporik? Ayun, tingnan natin kung naalala pa. Nalina at Teresa at sila. Ayan ang ginamit. Ayan, may alam mo, ang dami nilang pagbati. Ayun, may sagoteng... Ay, ito ang aking sudyante, advisor ko to, si Cassandra Digma. Yun. Yan, si Princess Lorraine, si Alriza. Sunod-sunod na naman, Tutor Jessica, sila. Yan, Princess. Actually, yes, nasa school kami kahapon. Naglinis kami, Tutor Jessica, ng aming faculty. Wow. Kasi mag-face... Hindi, mag-reporting na kami. Pero walang sudyante. Malapit na. Yeah. Oo, yan. So, Tutor Jessica... Puro anaporik. Ayan, anaporik nga ba, Tutor Maiga? Ito na nga. Anaporik nga. Very good, very good. Ayan. Alalang-alala pa rin talaga nila. Okay? Temporize pa nila yan. Yes. Okay, number two. Ako na to, Tutor Jessica. Nagpasalamat ang magkakapatid sapagkat utang nila sa magulang ang tagumpay na tinatamasa. Dapat ito yung hindi nawawala sa atin, Tutor Jessica. Yung tumanaw ng pasasalamat sa ating mga magulang. Yes. Ito ba ay anaporik o kataporik? Yan. Papasalamat din kami, lalo na sa ating kagawaran na tuloy-tuloy pa rin ang pagtutulay. Kahit na yung iba ay nasa modular ice lang iyan. Basta correct, tuloy-tuloy pa rin ang pagtutok natin. Ano? At syempre, ayan, mga sagutin na ay sagot anaporik din. Yes, anaporik daw. Elijah, yun. Ni Peña, Pita, Francis. Si Johan, ayan. Princess, si Alriza, si Chloe. Yes, mga anak ko yan. Yes. Pero okay na yun. Okay. Siyempre, ayun si Marjon. Na-miss ko rin to si Marjon. Si Marjon na lang sa... Yes. Okay, already. Siyempre, ang kasagutan ay... Anaporik, napakausap. Meron na silang 20 puntos, Tutor Jessica. Yes. Kaya lalim natin sa pangatlo kung makaka-perfect pa kaya. Sige, Tutor Jessica. Nagsigap sila magpaunlad ang kanilang buhay dahil dito namumuhay ng masagana ang pamilya De La Cruz. Mm-hmm. O kaya yan, anaporik nga ba yan o kataporik? Ganun pa rin ba ang mga sagot ng ating mga cuties? Ayan, yes, hello natin. Sa'yo, Marjon. Ayan, si Katra, si Alriza Zaydin. Kataporik nga ba? Ayan, may nagsagot din si Kerubin. Kataporik din. Si Julian. Si Julans. Yan. Mga anak ko yung mga yan eh. Si Guyver. Yan. Si Diosa. Si Jillian. Okay? Ayan. Si Mark Platon. Hello sa'yo, Mark Platon. Siyempre, ang tama kasagutan, Tutor Jessica. Patatagalin pa ba natin? Ayan, tama. Tama. Correct. Nga. Ay, kataporik. Yes, napakahusay talaga. Okay? Pang-apat na bilang. Sige, Tutor Jessica. Isa sa pinakamatalino si Leoncio sa klase. Ang totoo'y madali siyang makapanguna sa lahat ng batang iyon, kung di lamang sa isang bagay o sa ilang bagay. Ano nga ba ito? Ano kaya yan? Ano nga ba ay anaporik o kataporik? Ayan, Tutor Jessica, may bago tayong ano. May bago tayong tuti. Si Andrea. Andrea Cabuso. Yes, mula sa Kakawate National High School. Yes. And binabati din natin si Ma'am Angelita Belliado. Ayan, magandang hapon po. Ayun, may mga sagot na kataporik, anaporik. Anaporik. Yes. Ayan, may anaporik ng mga sagot. Mm-hmm. Si Johan, si Kerubi, si Princess, si Jillian Margaret. Ayan. Dami ng mga sagot. Siyempre, ang tamang sagot dyan ay, tereng! Anaporik. Yes, anaporik. Talagang naaalala pa nila. At syempre, panghuli. Okay, ako na to, Tutor Jessica. Para sa huling bilang, pinaalalahanan siya ng amang mag-aral ng mabuti upang magkaroon ng magandang kinabukasan. Kaya't sumunod naman si Ruben. Syempre, Tutor Jessica, dapat bilang isang anak, tayo ay nakikinig sa mga magulang natin dahil hindi naman nila gusto na mapasama tayo. Ito ba ay anaporik o kataporik? Yan, ayan, mga sagot ni Alriza, ni Samantha, ni Cassandra, at ni Kerubin ay kataporik. Si Marjon, si Elijah Luis, Cassandra Digma, kataporik. Oo, si Kit. Yes. Ayun.
princess. Ayun. Oo. Ito nga ba ay kataporik o anaporik? Siyempre, kataporik. Very good. Okay. Yeah, yes. Napakakuti talaga. Mga naka-perfect. Yes. Na 5 yeah. over 5. Palakpaka naman dyan. Yes. Napakahuhusay talaga. Talagang alam na alam nila at talagang gamay ginagamay na nila ang ating tinlakay nung nakaraang linggo. Kaya naman, ang tanong, handa na kaya sila sa ating panibagong paksa? Handa na kaya sila? Ayun. 5 over 5. Mm. Ayan. Kailangan na makita ang mga purple hearts na yan. Yan. Army. 5 over 5. Very good. Ayan. Yes. Daming mga congratulations. Alam. Yan, napaka-perfect yes. talaga nila. Pero sa puntong handa ito, tayo pag-umpisa, ay may inihanda kami isang isang gawain. Yan. Siyempre, ang tanong, pamilyar ka ba? Yan, pamilyar kayo sa mga nasa larawan nito. Kung kayo ay nakatutok tuwing alas 6 ng gabi, kilalang kilala niya na ang yes. mga nasa larawan. Okay. Siyempre, unahin na natin. Yan. Eto. Ayan, kilalang kilala ko yan. Bata pa ako, kilalang kilala ko yan. Yes. Sino kaya? Pangalawa. Siya? Pangalawa? Yun. Eto, paparitang to. Si, excuse me po. Ayan, kilalang kilala niya yan. Si excuse at, po. At yan. Ayun. Yun. Siyempre, yung mga larawan na yan, Tutor Jessica ay nagmula sa google.com. Yes, yun. Yeah. Ayun yung mga kasagutan na sila. Yes. Kabayan, Noli De Castro. Yun. Alrisa, ni Kerubin. Si Kabayan, Noli De Castro. Kasagot ay Mike Enriquez. Mm-hmm. Raffy Tulfo. At si Raffy Tulfo, si Idol. Yan, syempre, unang larawan, si Canoli De Castro. Yan ang ating naging vice presidente noong nakaraang termino, bago pa si Pangulong Duterte. Syempre, yan, excuse me po, yan nga sabi mo, araw-araw nakatutok siya sa atin, Chuto Jessica, 24 oras, si Mike Enrique. Yes. At investigador ng bayan. Yes. Etong pangatlo, Tutor Jessica, eto paborito to ng co-teacher mo eh, ni Tutor Aline, syempre. Ay, naku, si Raffy. Si Raffy Tulfo. Yes, si Idol. Bakit? At sabi ni Karupin, mga mamahayag po sila. Yes. Yeah, pero tingin ko, mga si kailang excuse me po. Memories yes. niya yung mga nikyahan na yan. Bakit nga? Ayun, may kadagdagan pa. Yes. Yun, pero bakit Tutor Jessica? Kayo, no? Mga yes. nalilig silang manood ng telebisyon. Kaya pamilyar na sa inyo ang mga mamamahayag na nakikita ninyo. News anchor. Yun, no? Correct. Bakit yan ang pinag-uusapan natin? Siyempre, sila yung mga kilalang personalidad, mga mamamahayag, news anchor, simula noon hanggang sa ngayon, at marami pang sumusunod sa mga yapak nila dahil sila ay kilala sa hindi sa telenovela, hindi sa dulang pantanghalan, pantelebisyon, kundi sa balita. Yan ang paksa natin ngayon, Tutor Jessica. Sige, Tutor Jessica. Ayun. Kumbaga, ito rin ang naging unang pangarap ko ng bata ko eh. Kaso dito tayo napunta sa pagtuturo. Siyempre, ang balita o news o North, East, West, and South. Yan ha. Kung aalamin nyo ang acronym ng news, ay isang yan uri ng at halain na tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa labas at loob ng bansa. Bakit nga ba bago? Siyempre, kailangan din natin marinig ng mga impormasyon na ito para makatulong sa pagbibigay alam sa kagaya ninyo, lalo na sa mga mamamayan. Maaari itong ihahayag sa pamamagitan ng pagsulat o pagdimbag, pagsasahing papawid, internet o ikalat lang sa ikatlong partido o maramihang mambabasa o nakikinig. Ayan, Tutor Mega, mahilig ka pong mahilig ng radyo, manood ng TV, nung ikaw ay bata pa, yun, marami yes. na sa nakikinig. Correct. Yun. Nung wala pang, hindi pa uso na ng internet, talagang television at radyo, maging ang dyaryo. Yan. Yan yung mga, doon talaga naipapahayag o inilalathala
yung mga balita na atin napapakinggan, hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa, sa labas ng bansang Pilipinas. Yan, ha? Mga yes, tumis. Correct. Siyempre, isa din sa halimbawa ng mga mamahayag ay si Maria Ressa na isang yes. Nobel Peace mm-hmm. or Nobel Peace Prize awardee or recipient nito correct. Lamang nakaraang taon. Ngayon, tutukoy natin ano nga ba ang tamang sangkap ng balita. Siyempre, meron tayo sinatawag na immediacy or timeliness o kapanahuan o kapanahunan o napapanahon. Kaya nga, kinakailangan ng mga pangyayari at kaganapan o katutuklas pa lamang ay ipinabalita yes, agad. Correct. Agad. So, yun mga breaking news na fresh, napapanahon pa rin. Yan, mga fresh at mga latest na pangyayari. Balita. Kaya ang mga balitang ito ay matagal nang naganap. Ngunit ngayon pa lamang nabubunyag o natutuklasan. O yan ngayon na tawag natin mga breaking news or just correct. In mga tawag natin. Yes, ayan. Correct. Siyempre yun yung unang-una. Unang parte ng sangkap ng balita. Siyempre correct. May pangalawa pa nga, Tutor Maika. Siyempre, yung pangalawa, maliban sa timeliness, siyempre kinakailangan din yung kalapitan o yung sa wikang Ingles, nearness or proximity. Kasi higit na maaaliw ang mga mambabasa o tagapakinig, tagapaganood sa mga pangyayari sa kanilang paligid kaysa sa mga pangyayari na gaganap sa malalayong po. Siyempre, tingnan nyo yung mga news anchor natin. Lagi muna silang sa bansa natin, iba't ibang panig mula Luzon, Visayas, Mindanao, bago tayo lumayo. Okay? Para maintindihan natin, ano ba ang nangyayari sa bansa natin? Correct. Ang kalapitan ay maaaring tumukoy sa kalagayang heograpiya or geographical nearness, kaangkan o kingship, or kapakanan o interest. Kaya naman, para magkaroon tayo ng tinatawag na awareness, Tutor Jessica, yan ang mahalaga. Maging aware sila sa nangyayari. Ayan, yung mga normal na tao, naging nagabigay na din po ng balita dahil sa social media, sabi ni Alisa, para po maging aware tayo kung ano po yung nangyayari sa loob at labas ng bansa. Correct. Siyempre, napatingin natin si Ramiel, si Inreya, St. Matthew, Bekuran High School. Yan. Oh, ang dami ng viewers. At syempre, sabi ni Karubin, ang live news na napapanood na rin sa YouTube channel, ayan, may isa pa tayong sangkap dyan mamaya. Yes. Maliban sa kapanahunan at kalapitan, Tutor Jessica, okay, ayan, narito rin ang katangayan o prominence. Katanyagan. 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 Ayan, katanyagan na kung saan ang paksa ng balita ay kilala na, bantog na o tanyag at naaakit at nakakatawag pansin. Maaaring ito'y ukol sa mga pinuno o yung mga politiko natin na nakikita natin sa mga kalye-kalye. Nag-iingay na ng mga jingle, mga political ads. Meron din mga leader na purok, mga taong kilala o dakila o tanyag sa lipunan at maaari ding paksain ang isang matulaing poo. Ayan. Yes. Hindi lang po sa tao yan, pwede rin isang lugar na pinangyarihan ng balita. Ayun. Correct. Yun, yung katanyagan. Siyempre, pag kilala ang kasangkot, mga kilalang personal, dahil siyempre, lalong nagiging maugong o maingay yung balita. Yun. Naman. Okay? Pang-apat, Tutor Jessica, syempre ako na to. Para sa pang-apat, ayan, dito tayo talaga nahuhuke. Dito tayo nagkakaroon lalo ng interest kapag nakikita natin yung balita ay may tunggalian o labanan. Yung conflict or struggle na kung saan anumang pangyayari na naglalarawan ng paglalaban, paligsahan at pag-asapalaran ay mga balitang nakaka-interest talaga. Ito'y maaaring pagtutunggalin ng katawang pisikal at mental, tao laban sa tao, tao laban sa hype, tao laban sa kalikasan, tao laban sa kanyang sarili. Mabanggit ko lang, Tutor Jessica, yung katatapos lang na awarding ceremony na kung saan kasangkot si Will Smith. Yun ay isang uri ng tunggalian. Yes, na kung saan sinampal niya sa stage si Chris Rock. Yun ay isang uri ng tunggalian talaga namang naging maugong yun. Oo, hindi sa bansa natin, kundi sa buong mundo. Di ba? Ayan, meron din dito, sabi ni Renz, presidential debate. Kumbaga, correct. Isa pa yan. MNI. Meron correct. Mga isa pa yan.
Yan, pagbalikan. At syempre, may ano pang isa. Yun. Yan. Sige, Tutor Jessica, ang panglima na sangkap, ayan. Ayan. Ito ay significance or consequence o kahulugan o kalabasan. Kung ang isang pangyayari o bagay ay may bubunyag na kabutihan. Ibubungang. Oo. O ibubungang kabutihan o ibubungang kasamaan ay nakakatawag talaga ng pansin. Lalo yes. na sa mga makalat na balita sa TikTok. Kumbaga, meron din mga significant na features at meron ding consequence o meron ding kinalabasan. Siyempre, ano nga ba ang isa pa? Ayun, sabi ni Kerubin, Russia versus Ukraine. Yun, ayan, meron din yun. Tao sa tao na tunggalian. Yes. Ayun, meron talagang yes. ganyan, mga anak. Ayun. Okay, at syempre, maliban dyan, Shooter Jessica, sa nabanggit natin, hindi rin mawawala, dapat kailangan nito. Ang balita dapat ay extraordinary, hindi pangkaraniwan o pambihira. Oddity or unusualness, ito yung mga bagay na pambihirang mangyari gaya ng isang tao na napabalitang nagadalang tao. Kumbaga, Shooter Jessica, nagiging maugong ang isang balita. Kung syempre ako ay school paper advisor, kapag ang balita ay gasgas na, hindi na babasahin 'yan. Kumbaga, ang daming mga pahayagan, mga iba't ibang istasyon, tingnan nyo, magkakaiba sila ng atake. Kasi oo, gusto nila na tangkilikin sila. Correct. Yun 'yon. Kumbaga, Shooter Jessica. Ma-share ko lang ha. Kumbaga, sa journalist, kinakailangan makuha nila ang mga angulo o angle para maiba yung kanilang balita sa iba pang tagapagbalita. Yun ha! Ang pang ibinabalita, ayan, yung mga hiwalayan, ayan, yung pinakamunang yes. napapalitan, mga pambihirang pangyayari na, oh, nabuntis na daw si Angelica Panganiban, mga yes. Marites, ayun. Yung mga puputok agad ng mga balita. Sabi ni Kit Andre, kinakailangan daw maging mapagmatsyag. Tama ka dyan, Kit Andre. Yun, kasi kinakailangan talaga maging aware tayo, maging observant sa nangyayari. Sa paligid natin. Okay? Yeah. At pinakahuli na ata ito, Tutor Jessica. Andre, yeah, meron pa pala. Pagbabago o change. Talagang napapanahon na ang pagbabago. Correct. Pag-isa, pagsama ay nakatawag din pansin. Lalo sa pagpapalit ng administrasyon bagong pangulo, correct. Ano, may bago ni yes. Puna na napupuo. Yan. Meron pa bang kasunod? Ayun, may sinabi rin si Gabriel. Naghahanap ng bagong tema ng balita para makaagaw ng pansin sa mambabasa o manunood. Tama ka dyan, Gabriel. Kasi para mapukaw mo yung interest sa mga magbabasa na nagsusulat mong balita. At pangwalo, ito na nga, ayan. Pamukaw, damdamin o kawilian o human interest, ito yung umaantig ng damdamin at kuukulang reaksyon ng mambabasa upang siya ay paiyakin, patawanin, pagalitin, at pahangay. At marami pang iba. Mga yes. Kumbaga. Dahil yung mga nababalitaan ako, Tutor Maiga, na mga nawawala ng mga asawa dahil sa online sabong. Bakit kaya? Ayun. Diba? Marami talagang uri ng balita at kinakailangan masabi mo ang iyong isinulat na balita ay epektibo kung pasok yung mga yan, yung mga sangkap na balita niya. At sabi nga ni Reds, ayan, pagtaas o pagbaba ng kaso ng COVID-19 at pagtaas ng gasolina. Pero yes, kailangan, correct. Super Mike, tatandaan nila ang mga dapat na isulat sa balita. Ano nga bang dapat natin tandaan, mga chuties? Meron Chuto tayong Jessica. Pangatuhan na ang balitang dapat naglalahad ng impormasyon, walang labis, walang kulang, at may titimbang tayo dito. Yung talagang yes. madaming datos, kaya hindi po nauubusan ng mga ideya, ng mga impormasyon. Kasi napapanon naman talaga, saklaw niya kung sino man ang nasa panig ng masama o mabuti ay sangkot pa rin sila sa balitang ito. Correct. Ayan. Maliban dyan, Shooter Jessica, sa kawastuhan ng katimbangan, karagdagan dyan na dapat nilang isulat sa isang balita ay ito ang dapat. Kinakailangan makatotohanan. Dapat totoo at tunay na impormasyon. Kumbaga sa tagline, wala kang kinikilingan. Okay? Pawang katotohanan lamang at hindi gawa-gawa yan. Yan lalabas yung sinasabi natin na fake news. Okay? Dapat kinakailangan manggagaling yun sa tinatawag natin na reliable sources.
Okay? Yung mga dikit, ha? Yung mga hanapin yes, ng mga dikit kayo nakuha yan sa mga nasa Facebook lang, ha? Yes. Hindi po lahat ng impormasyon sa Facebook or napapanood nyo sa YouTube ay totoo. Tama. Yung iba, marahil ay mga edited, mga gawa-gawa lang. At meron ding iba, sabi ni Kit, katotohanan po, no to fake news. Ayan, yes. Puso talaga mga fake news ngayon, ano? Correct. Ayun. At ang pangwalo, ayan. Ang pang-apat. Kasi nakita ko grade 8 Anderson, si Princess Lopez. Yes, mula sa San Mariano. Yan. Ayan, pwede pa kayo manood dito, kahit anong grade level. Well, may nakita kasi ako grade 8. Ayun. At ang pang-apat, yeah. Ang pang-apat, kaiklian, hindi, kahit mahaba at marami ang datos na kuha mo, kinakailangan isaalang-alang mo ang kaiklian. Yung brief and concise, Tutor Jessica. Kasi kapag sobrang haba, ang haba-haba naman itong balitang to, tatama rin silang manood, magbasa o makinig. Kaya kinakailangan yung talagang kinakailangan at mahalaga at importante impormasyon ang ilahad nila. So tapos sa tayo dyan. Yes. Tapos sa tayo dyan sa mga dapat. Sige, Tutor Jessica, dito naman tayo. Hindi dapat diretso ang punto ng balita po. Correct. Ayan, mga hindi dapat. Ha. Kung kanina ang mga dapat, ito ang mga iiwasan natin. Passive o pandiwa. Hindi dapat gumamit ng pandiwang hindi aktibo. Kaya nga, correct, active voice ang tinatawag. Yes. At kailangan may 25 pangusap lamang ang mga balita. Meron tayong mga hangganan dyan, mga limitasyon. Pagka yung mga news writing kasi, hindi kailangan talaga ng mga mahahabang paragraphs. Hindi correct siya gaya sa picture na walang bawal, ano? At yes, correct. Siyempre. Bukod pa dyan. Ayan. Ayun, ayan. Opinionated. Bawal po magbigay ng opinion kasi po hindi po siya editorial. Correct. So, yan po ay magbibigay naman tayo ng impormasyon, hindi po ng opinion. At syempre, maling impormasyon ang iniiwasan talaga natin sapagkat pupunta tayo sa mga reliable source ng balita gaya ng ABS, ng GMA, ng CNN, at kahit na anong mga media outlet na otorisado ng pamahalaan. Ayun. Correct. Ayan. Good afternoon. May mga nakatutok talaga sa atin ng mga grade 8 student mula sa San Mariano National High School. Si Frena, si Christine. Yes. Ayan. Good afternoon sa inyo. Lalo kay Ma'am Reyna Lisa. Ayun. Ayan. Kapag related sila. Direct. O related talaga yung mga lessons natin na pang-grading kasi yan din ang tinatalakay kanina. Ayun. Kaya ito yung mga struktura na kailangan yung tandaan. Mga tutis, may panimula, katawan, at wakas. Ano nga ba ang sinusulat sa panimula? Siyempre, ang ano, sino, saan, at kailan. Kumbaga, meron tayong headline. May headline tayo na tinatawag. Yan lamang po ang hahanapin. Isang paragraph lang ang kailangan isulat dyan. Sa katawan naman, ito naman ang mga supporting details o mga mahalagang impormasyon. Meron ding paano, bakit, sino-sino, at ilan. Ayan, binibilang na din dyan kung ilan na mga sangkot sa balitang yan. At syempre, sa pagwawakas ng balita, ibang datos naman na hindi naman gaano importante. Yes. Bakit nga pagbalikad o pyramid, inverted pyramid. Yung mga tinatanong na ano, sino, saan, at kailan, kahit hindi nila tapos yung balita, yan pa lang ang isa ka, andun na ang pinakantampok na impormasyon na inyong makukuha. Yes, correct. Maidagdag ko lang, Tutor Jessica, no? Sa pagsulat sa news writing, syempre, ang binabasa talaga unang-una dyan, yung headline, yung ulo ng balita, saka yung lead. Kapag maganda ang headline at lead at konektado sa isa't isa, pasok na pasok yun sa banga. Kahit tama ang sinabi mo, kahit hindi nabasahin. Who, what, and so yes, what. Yes. Mga nasa English. Mm-hmm. Pero kalagdagan pa, Tutor Jessica, maliban sa ano, sino, saan, at kailan, ito ay sinabi sa amin ng trainer namin. Siya ay writer sa Philippine Daily Inquirer, si Sir James Galvez. Maliban dyan sa mga yan, Sir, hello po, Sir Galvez. Kinakailangan ay may so what pa. Ano ngayon? Yun. Doon talaga nagkakatalo, Tutor Jessica. Yung ano ngayon?
Okay, yan ha, may karagdagang information ha. So, meron din keep it short and yes, simple. Hindi naman kailangan mahaba ang paragraph. Correct, sa unang parte, yung headline natin. So, ngayon, napapakita ko ng isang halimbawa ng balita na ginagamitan ng inverted pyramid. Ayan, ayan yun. Diba? Yung ulo ng balita o yung pinaka-title na tinatawag natin, 15 arestado sa Dumaguete City dahil sa paglabag sa quarantine protocol. Yan yung headline, yung title. Tingnan nyo yung sa pamatnubay o yung lead. Dumaguete City, umabot sa 15 individual ang inaresto ng Dumaguete City Police nitong Miyerkules ng gabi dahil sa paglabag sa quarantine protocol. Kung mapapansin natin, dyan sa lead pa lang, nasagot na kagad yung katanong ano, sino, kailan, at bakit. Ayan, hello sa iyo, Heavenly Heart, Tanghian, from Davao City. Hello sa iyo, anak. Ayan, okay. Syempre yung mga ibang mga impormasyon na dyan yun. Sa katawan. Ayan yung nasa gitna. At kung mapapansin ninyo, napakaiti lang ang balita, no? Yes, oo. Mahaba ang isusulat natin ng mga artikulo sa headline. Yes. Anim na paragraph lang yan. Anim na paragraph lang yan. So, yan yung isang halimbawa. Ngayon, ito yung dapat nilang tandaan, Tutor Jessica. Ayan. Okay, sa pagsulat ng balita, ako yung 1 and 2 ha. Siyempre, isulat muna yung buod. Ibubuod muna nila dahil napakaraming impormasyon. Kinakailangan ibuod muna nila. Pangalawa, itala ang mga pangyayari o yung mga nakuha nilang datos ayon sa pababa, yung inverted pyramid nga tinatawag natin. Sige, Tutor Jessica, 3 and 4. At siyempre, yung pangatlo, ito na nga hanapin natin sa lead. Kung sino, kailan, bakit, at paano. Kaya kailangan po alamin ninyo yung lead ninyo kung gaano ba siya kahaba at kung gaano siya kaikli. At gumamit lamang ng simple at makabuluhang salita. Yan ang pinaka-importante para maging malinaw at madali niyo maunawaan ang lahat ng impormasyon. Correct. Is ito na nga ang hinihintay ng lahat. Magtataya na tayo sa ating napag-usapan natin kanina. Kaya piliin na mga letra ng tamang sagot sa comment section batay sa ating napag-aralan ngayong hapon. Kaya ready na ba? At syempre, hello din po kay Peachy Coffee. Peachy. Oo, yan. Oh, ayun. At syempre, ayan, may mga grady tayo na viewers. Mukhang, kumbaga, ready sila dito sa tinalakay natin ngayong hapon. Ngayon, ang unang tanong, ang balita isang uri ng lathalai na tumatalakay sa pangyayaring ano kaya ang karugtong? A, naganap na, magaganap pa, kasalukoy nagaganap, o lahat ng nabanggit. Ready ano na ba ang iyong mga dalire? Sa ready na daw sila. Ayun, comment down your answers for number one. Ayun, ready na sila. Napinili ang tamang sagot o tamang titik. Ayan, ayun, sabi ni Renz. Lahat na nabanggit. Di nga ba lahat? Ayan, kasi parang parehas lang yata yung mga choices. Ayan, sabi ni Marjo, ni Katleya Soriano, ni Keith, ni Mark Platon. Ah, may si daw. Ayan, si Mark Platon ang naiiba ang sagot. Yes. Kaya alamin na natin, ano nga ba ang karugtong ng balita na isang uri ng lathalain na tumatalakay sa mga pangyayaring... Yes, correct. Tama si Mark Platon. Yes. Kaya nasa lang po yan nagagana. Yung Karen. Just talaga, north, east, west, south, at kailangan bago. Correct. Ayan, number two. Ito ay mga katangian ng balita maliban sa isa. Yan, tingnan natin ha. A, wasto. B, matimbang. C, maraming detalye. O letter D, totoo. Alin kaya dyan? Actually, lahat yan tama. Pero may isa dyan ang iniiwasan natin. Ano kaya yun? Ano kaya yan? Ayun, may graces din tayo. Si hello, Rose Ann Santos. Rose Ann Santos from Caloocan High School. Ayun, 6A. Parang section 6A siya ha. May Peachy, B, Ariza, C. At lahat na ayan, nakasagot C. Ay C. Ayan, tingnan natin kung makakabawi sila sa number 2. Siyempre, ang tamang kasagutan ay letter
C, correct. Iiwasan natin. Ayun. Very good. Number three. Number three na tayo, Tutor Jessica. Ayan. Sa pangatlong bilang, anong bahagi ng balita ang sumasagot sa tanong na sino, kailan, ano, bakit, at paano? Ito ba ay matatagpuan sa katawan, sa panimula ba, sa wakas, o katimbangan? Ayan. Type nyo na mga sagot sa number 3. Nakikisagot din si Tutor Aline. Hello po. Abangan nyo siya bukas sa Paraling Panipunan live din sa aming library. Ayun, letter B daw. Sabi ni Ariza, ni Carabin. Ayan. Alon. Si Heavenly Heart. Samantha, si Johan. Katleya. Okay. Ayun. Ito na, alamin na natin itong sino, kailan, ano, bakit at paano ay makikita sa letter panimula. B. Ayan, yes, nasa correct. Panimula na agad. O, tinatawag natin na lead. Ayan. Yes, correct. Number 4 na tayo, Tutor Maika. Ayan, napakahusay ha. Number 4, isinusulat ang balita ayon sa pagkakasunod-sunod na pangyayari batay sa yung kanina, yung patriangle. A, pababang kahalagahan. B, tamang kahalagahan. C, pataas. O letter D, wastong kahalagahan. Paano ba sinusulat ang balita? Number 4 na po tayo. Yes. A, B, C, D. A, B, C, or D sa number 4. At may mga humahabol din ng letter B. Yes, kanina. Ayun, si Ariza. Si Ariza kasi ay writer. Writer yun eh. Hello, Ariza. Yes. Isa siyang campus journalist. Yes. Kaya alam-alam niya yan. Kaya din ha. Isa din siyang journalist din. Kaya pamilyar na sa kanina ang mga sagot na yan. Sabi ni Tutor Aline, ayan, letter B. Letter B. Ayan, si Tutor Aline. Okay. Ang tama kasagutan ay... Yes, correct. Letter A, pababang kahalagahan o papaliit. Okay? Papaliit. Last number. Panghuli. Ayan na ang panghuli na bilang. Siyempre, ito ay mga pamamaraan o mga paraan kung saan may babahayag o may hahayag ang balita maliban sa paglilimbag, chismis, internet o pagsasahim papawid. Ano ba dyan? Mga chukis. Ano kaya? Ano kaya yung mga platform? Mga platform. Ito ba ay mga legit? Yun ba ay mga totoong detalyadong kanilang binabahagi? O nga wala pa silang kinikilingan dito? Ayan, may mga sagot. Letter B daw. Si Elijah, si Princess, si Elijah Cortez, si Ariza. Ariza. Ayan. Si nga ba? Ano nga ba ang chismis dyan? Ayan, syempre, okay. Ito na nga. Chismis! Okay, napakahusay. Napakahusay. Kaya naman tayo ay talagang soba lang natutuwa dahil, actually, may, kahit nagkamali sila yung number one, okay lang yan dahil yeah, para sa amin, ang 4 over 5 ay pasadong-pasado pa rin. Yun, yes! Amin. At syempre, bago muna tayo matapos, ito naman ang aming iwanan na hamon sa inyo. Ngayon, please makinig, manood at magbasa ng napapanahong balita at hanapin lamang ang impormasyon na sumasagot sa mga katanungan na ano, sino? Kailan, bakit at paano. Okay. Para lang kayo gumagawa ng lead sa headline. Yo, para mas madaling maunawaan ang balita. Make sure lang mga anak na ito ay legit at hindi po ito peke ha. Kahit yung mga lumalabas sa survey, minsan hindi rin totoo, no? Kaya papadala din natin yan na may kasamang hashtag na Itulay Level Up, Wika at Panitika ni na Tutor Jessica at Maika at Pilipino 7. At syempre, saan natin dadalhin yan, Tutor Maika? Siyempre, maaari nilang ipadala ang kanilang kasagutan sa official Facebook group ng ating DepEd Itulay o kaya naman sa ating group na Filipino 7 Facebook group natin. Pwede nilang i-like, i-share, at mag-follow na rin sila. Ayan, at Tutor Jessica. Ayan, mag-dilika na tayo ng ulat balita at ito na nga ang huling linggo ng quarter 3. Yes. Tapos na tayo sa quarter 3, Tutor Maika. Oh. Abangan po ha. May special po na tayo na announcement sa week. Yes. Sa week
natin. Ano nga ba ito? Kaya abangan ninyo sa susunod na linggo ang pagtatapos ng ikatlong markahan. Oh. Dito pa rin siyempre sa Depet Itulay Facebook and YouTube channel. Maraming salamat sa pagsama sa amin. At kami po ang mga Filipino tutors ng Junior High School. Muli pa po si Tutor Jessica ng SDO Rizal Province na nagsasabing sa wika at panitikan, lahat ng batang Pilipino panalo basta pinapil pa rin na matuto, makinig at mag-enjoy sa DepEd Itulay. Yes, at muli ako si Tutor Mike na nag-iwan ng kasabihang panalo ang kabataang may kaalaman sa wika at panitikan. Ayan. At syempre, kung meron kayong mga komento at question, iscan nyo lang po ang QR code. Hindi lang po siya dinosaur sa picture. Ayan po ay QR code para po dalhin kayo sa tinyurl.com/itulayfeedbackform. Para po, pwede rin nyo kaming i-PM kung talagang malaking tulong po ang ating platform sa inyong pag-aaral. At syempre, susunod na po si Tutor Ronel at Tutor Mel sa Filipino 8. God bless everyone! Yes. Bye! Thank you! Paalam!